Inihahandog na mga mensahero ng Norte, nagniningning na relihiyon, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasiyang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikalabing apat ng Enero taong 2023. Ang kautusan ng Diyos. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Roma ang kabanata'y 7 at ang talata'y 22. Ipinahayag ng salmista ang tungkol sa mabuting tao. Ang kanyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kanyang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Tinukoy niya ang sarili niyang karanasan at napabulalas. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Siya kong gunita sa buong araw. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. Ang kalooban ng Diyos ay pinahayag sa mga tuntunin ng kanyang banal na kautusan at ang mga prinsipyo ng kautusan na ito ay ang mga prinsipyo ng langit. Ang mga anghel ng langit ay hindi nagkakamit ng mas mataas na kaalaman kaysa malaman ng kalooban ng Diyos at ang gawin ng kanyang kalooban ay ang pinakamataas na paglilingkod na maaaring gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit sa langit, ang paglilingkod ay hindi ginagawa sa diwa ng legalidad. Noong naghimagsik si Satanas laban sa kautusan ni Jehova, ang pag-iisip na may kautusan ay dumating sa mga anghel na halos isang paggising sa isang bagay na hindi pinag-iisipan. Sa kanilang ministeryo, ang mga anghel ay hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga anak. May perpektong pagkakaisa sa pagitan nila at ng kanilang lumikha. Ang pagsunod para sa kanila ay hindi nakakapagod. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang nagpapasaya sa kanilang paglilingkod. Kaya't sa bawat kaluluwa kung saan nananahan si Kristo, ang pag-asa ng kaluwalhatian, ang kanyang mga salita, ay muling binibigkas. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.